Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Circuit Analysis 2 at ang topic natin ngayon ay AC Power. So may tatlong klaseng power tayong tatalakayin dito sa topic na to. Yun ay real power, apparent power, and reactive power. And the most important is the power factor correction. Okay? So, let us discuss first real power. Ang isa pang tawag sa kanya ay average power or active power. Ang symbol nito ay capital letter P. Okay? So, ang definition niya, the delivered power dissipated in the form of heat by a network or a system. So, ang real power nag-exist sa resistive circuit. Okay? Purely resistive circuit kasi walang nasasayang na kuryente. Lahat ay nagagamit. So, this is the ideal circuit na tinatarget lagi ng mga electrical engineer kasi lahat ng kuryente ay nagagamit. So, para maintindihan mo kung anong real power, let us look at this diagram. Okay? So, sabi natin kapag resistive ang circuit mo, ang current and voltage is in phase. Okay? So, katulad nito, makikita nyo na yung sinusoidal waveform ng resistive circuit ay naka-impace yung current and voltage niya. Let us say, at this peak voltage and the peak current, kukuha tayo ng power. Okay? So, you multiply the voltage and the current, you will have positive voltage times the positive current, you will have a positive power. So, ito yan. Okay? So, kapag dito naman tayo tumingin sa negative cycle ng voltage and current mo, let us say, kukuha tayo ng power dito sa peak value niya, okay? You have a negative voltage and then a negative current. So, negative voltage times negative current, you have a positive power kasi negative times negative ay positive. So, you have a positive power. Kaya kung makikita mo, this is the ideal circuit. It's because sa positive at saka negative cycle niya, ang power ay nagagamit. Okay? So, ang formula para makompute mo yung power sa resistive circuit in terms ng may variable na given kapag angular velocity. So, ang formula nun ay PR, okay, is equal to BI minus BI cosine 2 omega t. Okay? Etong formula na ito ginagamit kapag may mga angular velocity yung ibinibigay. Okay? Yung omega, ito. So, another formula to use is this formula. P is equal to BI. O kaya, maximum voltage times maximum current over 2. This is a formula that you have used sa average power sa mga naunang topic nitong circuit analysis 2 mo. Tapos, another formula is I squared R and B squared over R. At ang unit lahat nito ay naka-watts. Okay? So, another formula in terms of apparent power, ang formula ng real power mo is P is equal to apparent power cosine theta. Okay? So, si S, that is a symbol para sa apparent power. So, mamaya tatalakayin natin yan. So, ang cosine theta, that is power factor. Okay? Kasi ang formula ng power factor is cosine theta. So, ibig sabihin, si S, pag multiply mo sa power factor, ang lalabas na power sa iyo ay real power. Okay? At ang unit nun ay watts. Okay? So, another formula, in terms of energy dissipated, ang energy is equal to BI times the period. Okay? Or, in terms of frequency, ang formula ng energy mo is BI over the frequency. At ang unit nun ay joules. Okay? Okay, let us discuss reactive power. So, may dalawang klaseng reactive power tayong tatalakayin. Yung reactive power sa inductive circuit at saka reactive power sa capacitive circuit. So, we will discuss first the reactive power sa inductive circuit. Ang reactive power, ang definition nito, it is the power merely absorbed and returned in load due to its reactive properties. At ang symbol nito ay capital letter Q. Okay? So, that is a symbol para sa reactive power. Okay? So, dahil inductive ito, lalagyan mo siya ng sub L para ma-identify na this is the reactive power sa inductive circuit. Okay? So, para maintindihan mo kung ano ang reactive power sa inductive circuit, let us look at this
diagram. Sabi natin kapag purely inductive ang circuit mo, ang current mo lags the voltage or the voltage leads the current. Okay? So, nauuna yung boltahe mo sa current waveform mo. Okay? So, let us say, dito tayo kukuha ng instantaneous power sa point na to. So, you have a positive voltage and a positive current. So, ibig sabihin, voltage times the current, you will have a positive power. Okay? So, the power is absorbed during this point. Okay? So, pagdating naman dito sa point na to, let us say dito tayo kukuha ng instantaneous power. Okay? You have a positive current, but you have a negative voltage. So, negative voltage times the positive current, you will have a negative power. Okay? Ang ibig sabihin nun, kapag may you have a positive power, the power is delivered from source to the load. Okay? So, kapag naman sinabi mong negative power, the power is delivered from load to the source. Okay? Bumabalik siya papunta sa source. So, ganun din ito. Pag dito tayo kumuha sa point na ito, okay? You have a negative voltage and a negative current, you will have a positive power. Okay? So, dito din sa point na to, you have a positive voltage and a negative current, you will have a negative power. So, kung mapapansin mo, walang nagagamit na kuryente dito kasi pagkatapos niyang gamitin, ibinabalik na ulit sa load. Parang sa inductor, kapag doon gumagana siya, mag-i-store siya ng energy. So, once na na-reach niya na yung steady state niya, nire-release niya yung energy na yon. So, ito yon. This is the energy return from the source. Tapos, ito yung energy absorbed. That is the time when the inductor is storing its energy. Okay? So, at this point, itong reactive power, parang losses ito. Okay? Wala siyang nagagamit. Okay? So, parang, let us say you have a glass of beer. Okay? You have a glass of beer. So, kapag sinalin mo yung beer dyan, meron kang yung mismong laman ng beer na yun, tapos may mga foam na nabubo dun sa ibabaw ng baso. So, ang tawag mo dun sa beer na pwede mong inumin ay real power. Tapos yung mga foam, ang tawag mo dun ay reactive power kasi wala siyang gamit. Okay? So, that's how you distinguish the reactive power sa real power. So, ang apparent power naman, that is the whole glass na merong real power at saka apparent power mo. Okay? So, yun yung beer at saka yung foam ng beer. So, ang tawag mo dun, pag yung kombinasyon ng dalawa na yun, ang tawag mo dun ay apparent power. Okay? So, ang formula, para makompute mo yung power sa inductive circuit mo, P sub L, that is equal to BI sine 2 omega T. So, this formula is used kapag ang given sa iyo ay mga angular frequency, okay, katulad nito, o angular velocity, yung omega. Okay? So, these are the formula that you could actually use in computing reactive power. So, ang symbol ng reactive power, sabi natin, ay letter Q. Okay? So, the first formula that you could actually use is this formula, Q is equal to BI sine theta. Okay? At ang unit ng reactive power ay bar. Okay? Volt ampere reactive. Okay? Kaya nilalagyan siya ng R sa dulo para ma-identify na reactive power yun. Okay? So, ang unit ng reactive power is bar. Okay? So, Q sub L is equal to BI. Okay? Another one. So, kasi ang sine ng 90 degree ay 1. Okay? Kaya pwede mo lang i-rewrite na ang Q sub L is equal to BI. Okay? So, ang Q sub L is equal to I squared X sub L, or Q sub L is also equal to B squared over inductive reactance or X sub L. So, in terms of energy, the formula para makuha mo yung energy ng inductor mo, that is W sub L is equal to L I squared. Okay? Or, that is equal to BI over pi times the frequency. Okay? And, in terms of period, ang formula naman ng energy ng inductor mo is equal to BI times the period over pi. At ang unit nito ay joules. Okay? So, yung sa reactive power, ang unit lahat nun ay bar. Okay?
Now, let us discuss reactive power sa capacitive circuit. So, sabi natin, kapag purely capacitive ang circuit mo, the current leads the voltage by 90 degree. Okay? So, nauunang current mo sa voltage mo ng 90 degree sa sinusoidal waveform niya. Okay? So, para masabi, ba't dito siya bumagsak sa reactive power? Kasi wala rin nagagamit na power kapag purely capacitive ang sirkuito mo. So, let us look at this diagram. Okay? So, let us say, dito sa point na to, kukuha tayo ng instantaneous power. Okay? You have a negative current and you have a positive current and you have a negative voltage. So, ang lalabas sa'yo dyan, negative voltage times positive current, you will have a negative power. Okay? Ibig sabihin, the power is delivered from load to the source. Okay? Binabalik niya yung kuryente papunta sa source. So, pag dito naman sa point na ito, okay? So, you have a positive voltage and positive current, you will have a positive power. Kasi positive voltage times a positive current, you will have a positive power. So, dito naman sa point na ito, you have a positive voltage and negative current, you will have a negative power. And then, dito naman sa point na ito, you have a negative current and negative voltage, you will have a positive power. Okay? So, ibig sabihin, dun sa buong cycle niya, ginagamit niya, tapos binabalik niya rin. Kasi, kung babalikan mo yung topic ng capacitor, during that time, kapag sinwitch on mo siya, nag-i-store ng electrical energy yung capacitor mo during that time, so that is energy absorbed. Okay? So, once na narating na ng capacitor mo yung steady state niya, nire-release niya na yung energy na yon. So, nire-return niya na yung energy. So, ibig sabihin, walang useful work dun sa point na yun. Kaya walang useful power na nagagamit dun sa circuit ng purely capacitive at saka purely inductive circuit. Kaya siya tinawag na reactive power. Parang mga losses ito. Okay? So, kaya natin siya tinatalakay kasi sa mga circuit diagram, makikita mo puro mga kombinasyon ng RLC ang nandoon. So, ang target natin, makakuha ng purely resistive circuit kasi that is the ideal circuit kasi lahat ng power ay nagagamit kapag purely resistive. So, doon pumapasok yung power factor correction kung paano kinukorek yun para maging purely resistive yung circuit mo para walang nasasayang. Okay? So, para makompute mo yung power sa purely capacitive circuit in terms ng angular velocity or angular frequency, ang P sub C mo is equal to negative BI sine 2 omega T. Okay? So, ang unit ito ay bar. Okay? So, these are the formula para makompute mo yung reactive power sa purely capacitive circuit. So, nilalagyan lang siya ng subscript na C para ma-identify na this is a capacitive circuit. Okay? So, ang Q sub C mo is equal to BI. The same formula din sa inductive mo kanina kasi BI sine theta, ang sine ng 90 degree is 1. So, pwede mo rin maging formula ay Q sub C is equal to BI. At ang unit dito ay bar. Okay? So, another formula para makuha mo din yung reactive power sa capacitor, that is B squared over the capacitive reactances. Okay? So, X sub C. Or, that is equal to I squared X sub C. Okay? So, in terms of energy, para makompute mo yung energy ng capacitor, the formula is CB squared. Okay? Or, that is BI over pi times the frequency. Or, that is also equal to BI times the period over pi. Okay? So, lahat ng unit nito ay joules. Okay? Kasi energy yung kinocompute mo dito. Okay? Now, talakayin naman natin ang apparent power. Ang symbol ng apparent power ay capital letter S. Okay? Ang apparent power, that is a combination ng resistive at saka reactive circuit mo. Okay? So, pag pinagsama mo yung power na yun, pag yung kombinasyon ng dalawang power na yun, ang tawag mo doon ay apparent power. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo kung anong apparent power. Let us say, you have a circuit na may isang resistor. Okay? Tapos, let us say, merong isang capacitor na lang. Okay? So, yung power
na makukumpute mo dito sa resistor na to ay real power. Okay, yun si P. Okay. Tapos, yung power naman na makukumpute mo dito sa capacitor, that is the reactive power, that is Q. Okay? So, yung kombinasyon ng reactive at saka ng real power mo, ang tawag mo doon ay apparent power. That is the power na makukumpute mo dito sa kombinasyon itong dalawang component na ito. And that's what you call the apparent power. Okay? O kaya, let's have another example. Let us say, meron kang isang baso. Okay? Tapos, sinalinan mo yan ng beer. Okay? So, nung sinalin mo yung beer na yun, okay? So, lagyan natin yan. Ito yung beer, kunyari. Okay? Nung sinalin mo yung beer, ito siya. Tapos, meron siyang pom nung sinalin mo yung beer na yun. Okay? So, let us say, this is the pom. Yung pom ng beer na yun. Okay? Yung baso, ang tawag mo dun ay apparent power. Okay? Kasi, nandun sa loob nun yung reactive at saka real power mo. Kasi ang reactive mo dun ay yung pom. Okay? Yan. Yung pom. That is the reactive power. Tapos yung beer mismo, yung liquid na yun, yun naman si real power mo. Okay? Si P. Tapos yung baso, that is the apparent power. Okay? So, ito lang yung nagagamit mo dyan. Okay? Kaya siya tinawag na real kasi yan lang naiinom mo. Yung pom, parang losses yun. Parang wala siyang gamit. So, ang tawag sa kanya ay reactive power. So, pag pinagsama mo yung kombinasyon nitong dalawa na to, ang tawag mo dun sa pinaglagyan niya ay apparent power. Okay? So, ang formula ng apparent power is BI. Okay? At ang unit nito ay volt ampere. Okay? So, magkakaiba sila ng unit. Ang unit ng apparent power is volt ampere. Ang unit naman ng real power mo is watts. Tapos, ang unit naman ng reactive power mo is bar. Okay? So, another formula. Ang apparent power mo is equal to B squared over the impedance. Or, the another formula para sa S is equal to I squared Z. Okay? So, kahit ano dyan, pwede mong gamitin pare-pares lang yung sagot na makukuha mo. So, para naman makompute mo yung power factor, ang formula is cosine theta or real power over the apparent power. Okay? So, dito, kung mapapansin mo, pag gusto mo makuha si P, that is S times the power factor. Okay? So, volt ampere times the power factor, ang lalabas na unit sa'yo ay watts. Okay? So, dun mo ma-identify kung paano ang pagkakaiba nung bawat power na ito. Kaya siya dinivide into 3 para makita mo kung sino yung pwede mong gamitin, sino dun yung mga losses, okay? Sino dun yung total. So, yun. That is the reason why you're studying this topic. Kasi mamaya bigla kang pumasok sa trabaho ang mga power quality management engineer. So, kailangan mo maintindihan itong mga topic na to para makorek mo yung power consumption ng isang kumpanya. Okay? Now, let us discuss power triangle. So, yung tatlong power na tinalakay natin kanina, pwede mo yun ilagay sa triangle para mas madaling ma-solve. So, yung real part nasa x-axis, okay, kasi that is the real axis. Tapos, lahat naman ng imaginary axis mo, ang nilalagay doon ay mga reactive power. Okay? So, yung kombinasyon ng dalawa na yun, that is the apparent power. So, this is your real power and then this is your reactive power. So, yung kombinasyon ng dalawa na yun, ang tawag mo dun ay apparent power. So, ang tawag mo dyan ay power triangle. Okay? Using the Pythagorean theorem, you will have S squared
is equal to P squared plus Q squared. Okay? So, kapag inductive, ganito ang power triangle mo. Okay? Kasi positive yung power ng inductive circuit mo pag sa reactive. So, negative naman ang power kapag positive ang circuit mo sa reactive power. So, ito naman yung power triangle niya kapag positive ang loading mo. Okay? So, the same formula for the power factor, that is equal to cosine theta P over S. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang mga formula sa real power, apparent power, at saka reactive power. Okay? So, sa problem number 1, sa part A, find the total number of watts, volt ampere reactive, and volt ampere, and the power factor for the network shown. And sa part B, sketch a power triangle. Sa part C, find the energy dissipated by the resistor over one full cycle of the input voltage if the frequency of the input quantity C is 60 Hz. And sa part D, find the energy stored in or returned by the capacitor or inductor over one half cycle of the power curve for each if the frequency of the input quantity is 60 Hz. Okay? So, yun yung mga variables na mga pinapahanap dito sa circuit diagram na ibinigay sa atin. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa part A, tinatanong, find the total number of watts, volt ampere reactive, and volt ampere, and the power factor. So, ang pinapahanap sa atin ay real power, reactive power, at saka apparent power, and power factor. Okay, so dito sa circuit diagram. Okay, so para makumbin natin si real power at saka apparent power and reactive power, kailangan makuha muna natin yung mga variable na kakailanganin natin, that is the current, the voltage across KR, KL, at saka KC para makompute natin lahat yung tatlong power na yan. Okay, so let us compute the current first. So this is series RLC. So para makompute natin yung total current, that is voltage over the total impedance. Okay? So ang lalabas sa dyan, para makuha mo yung total impedance, that is 6 plus J7 minus J15. Okay? Ito yun. 6 plus J7 minus J15. Okay? So ang given sa atin, kapag sinubstitute mo yung value sa circuit diagram na given, ang input voltage natin, that is 100 volts, 0 degree, over the total impedance, that is 6 plus 7 minus J15. So, ang lalabas ay doon, that will give you 100 volts, 0 degree, over 10 ohm, negative 53.13 degree. Okay? So, ito, ang lalabas kasi sa'yo dito, 6 minus J15. So, yung rectangular form na to, you have to convert it sa polar form. Ang lalabas sa'yo doon ay 10, negative 53.13 degree. Okay? So, pag in-evaluate mo tong term na to, ang makukuha mong value ay 10, 53.13 degree ampere. Okay? So, that will be the value for the current. Okay? So, para naman makompute natin yung voltage sa bawat component, so, ang B sub R mo, that is I times ng C sub R. Okay? So, that is 10 ampere, 53.13 degree times 6, 0 degree. Okay? Kasi that is the general form ng impedance kapag resistor. Okay? So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 60 volts, 53.13 degree. Okay? Ayan. So, para naman makompute natin yung voltage across kay X sub L, the formula is I times C sub L. Okay? So, that is 10 ampere, 53.13 degree, times 7, 90 degree. Kasi that is a general form para sa impedance ng purely inductive, that is 7, 90 degree. Okay? So, ang lalabas na sagot sa'yo dyan, pag in-evaluate mo tong term na to, that will give you 70, 143.13 degree. Okay? So, para naman makompute natin yung voltage across kay C, that is I times X sub C. Okay? So, that is 10 times 10, 53.13 degree times 15, negative 90 degree. Okay? So, this is the general form ng C sub C.
kapag purely capacitive. So once na in-evaluate mo itong term na ito, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 150 -36.87 degree. Okay, so we are ready to compute the real, apparent, and reactive power. So para makompute natin real power, the formula is EI cosine theta. Okay, so that is 100 volts times the current, that is 10 ampere, cosine ng 53.13 degree. Okay, so that is equal to 600 watt. Okay, so itong 53.13 degree na to, diba sabi natin sa mga naunang topic ng circuit analysis 2, this is the theta ng B, okay, minus ng theta ng I. Okay, so naka-absolute value yun. So pag kinomin ko sa inyan, lalabas sa iyo doon ay power factor. Okay, so yung 53.13, ang dala-dala kasing angle ng voltage mo, 0. Ang dala-dala namang angle ng current mo is 53.13. So 0 minus 53.13 is 53.13 degree kasi naka-absolute value yan. Okay, or another formula, kung ayaw mo yan, pwede din gamitin ay I squared R. Okay, ang ginagamit lang dito pag kumukuha ka ng power ay yung mga magnitude, hindi kasama yung mga phase angle. Okay, so I squared R, so ang value ng current mo is 10. Okay, 10 squared times the value ng R mo, that is 6 ohm, you will have 600 watt. Okay, so kaya pwede din gamitin mo voltage across kay R, quantity squared over R. So ang voltage across kay R, ang magnitude ay 60. Okay, kaya 60 squared over the value ng resistor mo, that is 6. So ang lalabas pa rin sagot sa'yo doon ay 600 watt. Okay, so kahit ano doon sa formula na yun, pwede mong gamitin kung ano yung mas madali para sa'yo. Okay, so para naman makompute natin si apparent power, okay, the formula para kay apparent power, that is S is equal to E times ng I. So 100 times 10, that will give you 1000 volt ampere. Okay, so another formula pwede mong gamitin ay I squared times the impedance. So 10 quantity squared times the value ng impedance mo, that is 10. Okay, so ito yan, yung 10 na yan, that is the magnitude ng impedance mo. So ang lalabas pa rin sa'yo ay 1000 volt ampere. Okay, or another formula is E squared over the total impedance. So that is equal to 100 squared over the value ng magnitude ng impedance mo is 10. So ang lalabas pa rin sa'yo doon ay 1000 volt ampere. So bahala ka mamili kung anong gusto mong formula ng gamitin. Pare-parehas lang yung sagot na lalabas. Okay, so in order for us to calculate the reactive power, so kung mapapansin mo, dalawa yung power na reactive dito. Reactive power para sa inductor mo at saka reactive power para sa capacitor mo. Okay, so ang total reactive power, that is EI sine theta. So that is 100 volts times 10 sine ng 53.13 degree. Ang lalabas sa iyo doon ay 800 bar. Okay, or another formula, that is equal to I squared times the reactance. So X of C minus X of L. Okay, so kaya X of C minus X of L kasi greater than ito. So dapat laging positive ang sagot mo. So kung sino yung mas mauuna sa kanila, let us say mas malaki yung X of L, so magiging formula X of L minus X of C. Okay, so I squared times X of C minus X of L, so that will give you 10 squared quantity 15 minus 7, that will give you 800 bar. Okay, or another formula in order for you to get the total reactive power, that is B sub C squared over X sub C minus B sub L squared minus over X sub L. Okay, so that is equal to 150 quantity squared, that is the voltage across kay X sub C. Ito yan, may nakuha mo sagot na 150 kanina. Yan, over the value na X sub C mo, that is 15, minus the voltage across kay X sub L, that is 70. Ito yun, yung nakuha mo sagot kanina, over the value na X sub L mo, that is 7. Ang lalabas pa rin sa'yo doon ay 800 bar. Okay, so mamili ka na lang kahit ano dyan sa tatlong formula na yan. So in order for us to get the power factor, okay, so that is real power over the apparent power. So that is 600 watt over 1000 volt ampere. Ang lalabas sa'yo doon ay 0.6 leading. Okay,
Kasi dito, kung mapapansin mo, capacity mo yung circuit mo, mas malaki yung capacitor mo kaysa sa value ng inductor mo. So, magiging capacitive siya. Dito palang makikita mo na eh. Kasi dun sa value ng voltage mo, nagsimula sa origin, tapos ang current mo nasa positive 53.13. So, nauuna yung current mo sa voltage mo. So, ibig sabihin, leading siya. Kaya, ang nakalagay sa power factor mo ay 0.6 leading. So, ibig sabihin, capacitive itong sirkuito na ito. Okay? So, sa pagsagot ng mga problem dito sa topic na to, huwag ka magkakamali sa mga unit. Kasi may kanya-kanyang daladalang unit ang bawat power dito. So, ang power, ang real power, ang unit lagi, watts. Tapos, ang unit naman ng power and power mo, laging volt ampere. At kapag reactive power naman ang kinukumpit mo, ang unit nun ay bar. Okay? So, sa part B, sabi, sketch the power triangle. So, yung mga nakuha nating sagot kanina, i-sketch lang natin ang igagrab mo yung real power 600 watts sa x-axis. Okay? Tapos, dahil purely capacitive ito, ang reactive power mo pababa. Okay? So, that is 800 bar. Ito yung nakuha mo kanina. So, yung hypotenuse nun, that is your apparent power. So, this is the power triangle para sa circuit na ito. Okay? Okay, sa part C, sabi niya, find the energy dissipated by the resistor over one full cycle of the input voltage if the frequency of the input quantity is 60 Hz. So, the formula that we're going to use is this formula para makuha natin yung energy, that is voltage across KR times the current over the frequency. So, the voltage across KR na na-compute natin kanina is 60 volts times the current, that is 10 ampere over 60 Hz. So, that will give you 10 joules. Okay? So, sa part D, sabi niya, find the energy stored in or returned by the capacitor inductor over one half cycle of the power curve for each if the frequency of the input quantity is 60 Hz. Okay? One half cycle. Okay? So, kasi pag full cycle, ang makukuha mong energy is zero. Okay? So, kalahati lang ng cycle ang kukuhanin natin. Yung positive power niya lang. Yung power absorbed, ang kukumpute lang natin. Okay? So, the energy, para makumpute mo yan, that is, para kay inductor, that is W sub L is equal to B sub L times the I over the angular frequency. Okay? So, that is 70, that is the voltage across kay L, kanina na nakumpute natin, times the current, that is 10 ampere, over 2 pi F. Dahil the formula for the angular frequency is 2 pi F. So, kaya 2 pi F. Okay? So, 2 pi times the frequency, that is 60 Hz. So, that will give you 700 joules over 307. Ang lalabas sa sagot sa'yo doon is 1.86 joules. Okay? So, para naman makompute natin, ang energy para doon sa capacitor mo, that is voltage across kay capacitor times the current over the angular frequency. Okay? So, that is 150 volts, that is the voltage across kay capacitor mo na nakompute natin kanina times the current, that is 10 ampere, over 2 pi F, that is 2 pi times 60. Ang nakuha natin sagot kanina dun is 377, kaya nilagay na natin dito 377 rad per second. So, pag in-evaluate mo yan, lalabas sa sagot sa'yo dun is 1,500 joules over 377. So, the final answer ay 3.98 joules. Okay? Okay, let us discuss power factor correction. So, ang power factor correction, ginagawa ito para ma-improve ang power. Kasi hindi naman natin maiiwasan sa isang sirkuito, mayroong mga kapasitor at saka inductor. So, ang power factor correction ginagamit para match-up natin yung unity power factor. Kasi kapag malapit ka sa 1 na value ng power factor, ibig sabihin ng circuit mo ay resistive o purely resistive. Yun yung ideal circuit. Kasi pag purely resistive, ang power ay nagagamit mo ng buong buo, walang masyadong nasasayang. Okay? So, let us say na meron kang power factor na 0.8. Okay? Let us say you have a power factor of 0.8. Okay? Ang ibig sabihin niyan, 80% lang dyan ang nagagamit mo. Tapos, yung 20% na remaining ay losses. Ang tawag mo dun ay reactive power. Okay? Yan si Q. Okay? Reactive power. Okay? So, reactive. Okay? Reactive.
ito, si Real. Okay. Yun ang ibig sabihin kapag may mga ganyan kang value sa power factor mo. So, ibig sabihin, if you have a power factor 0.8, ibig sabihin, 0.8 lang ang nagagamit mo na power doon. Tapos, yung 0.2 doon ay losses. Okay? So, ang target natin, power factor correction na to, makorrect natin yung power factor na 0.8 na mailapit natin sa 1. Okay? Kasi kapag lumalapit ka sa 1, ibig sabihin, let us say you have a 0.99 power factor, ibig sabihin, 1% lang ang loss mo. And then, the 99% ay nagagamit mo yung buong power na yon. So, yun yung gamit itong power factor correction na ito. So, sa power factor correction, let us say you have a circuit like this, you have an R and L. So, para matanggal mo si L, nilalagyan natin ng isang capacitor yon, kasi ang nakakapagtanggal lang ng reactances ng inductor ay yung capacitive reactances mo. Okay? Kasi inversely proportional yung dalawa na yon pagdating sa frequency. So, kaya nilalagyan mo siya ng isang capacitor dito para makancel out itong dalawang reactances na yan. At ang matira ay isang resistor para maging resistive yung sirkuito mo. So, kaya ini-incorporate yung mga ganitong component sa isang sirkuito para makorek yung power factor na yan. Okay? So, let us say, kung RC naman siya, ang ini-incorporate naman ay inductor para mapababa mo yung mga losses doon para maging purely resistive o maging resistive yung circuit mo. Okay? So, that's what you call the power factor correction. So, paano ba ginagawa ito? Okay? So, mag-solve tayo ng mga problem para maintindihan nyo paano kinokorek yung power factor. Okay, let's have an example para dito sa topic ng power factor correction. So, sa problem number 1, a 5 HP motor with a 0.6 lagging power factor and an efficiency of 92% is connected to a 208-volt 60Hz supply. So, sa part A, establish the power triangle for the load, and then sa part B, determine the power factor capacitor that must be placed in parallel with the load to raise the power factor to unity. And sa C, determine the change in supply current from the uncompensated to the compensated system. And sa part D, find the network equivalent of the above and verify the conclusions. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa part A, sabi, establish the power triangle for the load. So, para ma-establish natin yung power triangle, kailangan makompute muna natin si real power, si reactive power, at saka apparent power para mabuo natin yung power triangle. Okay? So, ang given sa atin ay power output ng motor, which is 5 HP, and a power factor of 0.6, and then an efficiency, which is 92%, and the input voltage is 208 volts, and the frequency is 60 Hz. Okay, so we have to convert the power output, okay, na 5 HP sa watts. Okay, so ang PO mo, pag kinonvert mo 5 HP times 1 sa isang horsepower, there is 746 watts. So that will give you 5 HP times 746 watts over 1 HP. So, the HP will cancel out. Ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 3,730 watts. Okay? So, pag this is the converted unit ng HP to watts. Okay? So, para makompute natin si real power, that is the input power. Okay? So, ang formula, sabi natin, ang formula ng efficiency is PO over Pin. So, ang Pin mo, magiging formula is PO over the efficiency. So, ito yan. Okay? Yan. So, PO over the efficiency. So, ang PO mo, that is 3,730 watts over 0.92. Kasi 92%. Okay? So, ang lalabas sa'yo doon, ang real power mo is 4,054.35 watts. Okay? So, the power factor, that is 0.6. Okay? So, para makuha mo yung theta, kasi pwede natin makuha sa value ng Q sub L mo using this power triangle, kailangan natin makuha yung tangent theta para makuha natin nun. Kasi ang tangent theta is opposite over the adjacent side. So, ang ibinigay lang sa atin ay yung adjacent side na data, which is the input power or the real power. So, doon natin kukuhanin yung theta sa power factor.
Okay, so ang power factor may is equal to cosine theta, which is equal to 0.6. So, to get the theta, that will give you theta is equal to inverse cosine ng 0.6. So, that is 53.13 degree. So, using the power triangle in order for us to get the reactive power, so, that is opposite over adjacent. So, ang gagamitin mo ay tangent theta. Okay? So, tangent theta, that is opposite, that is Q sub L, that is your reactive power over the adjacent side, that is the real power. So, para makuha mo si Q sub L, ang magiging formula is real power tangent theta. Okay? So, ito yan. QL is equal to real power times tangent theta. So, kaya substitute the data, that will give you 4,054.35 watts tangent ng 53.13 degree. Okay? So, ang lalabas sa'yo na Q sub L mo is 5,405.8 bar. Okay? Now, in order for us to get the apparent power, we use the Pythagorean theorem. So, S is equal to square root of real power squared plus reactive power squared. So, we substitute the data. Ang lalabas sa'yo doon ay 4,054.35 quanti squared plus 5,405.8 quanti squared. And you get the square root of those term. Ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 6,757.25 BA. Okay? So, nakuha mo na si real, si reactive, at saka si apparent. Mabubuo mo na yung power triangle. So, ito na siya. Okay? Okay, sa part B, determine the power factor capacitor that must be placed in parallel with the load to raise the power factor to unity. Okay? So, ang target natin, kailangan ang Q sub C mo ay equal kay Q sub L mo para maging power factor unity. Okay? Kasi kapag equal sila, magsisiro yun. Okay? So, para makuha natin yung capacitor na value na ilalagay natin in parallel dun sa inductor na yun para maging purely resistive yung circuit mo, yun yung hinahanap natin dun sa part B. Okay? So, ang formula gagamitin natin, Q sub C is equal to B squared over X sub C. Okay? So, manipulating this formula to get the capacitive reactance, that is X sub C is equal to B squared over Q sub C. Okay? So, ang Q sub C na gagamitin mo ay yung value ng Q sub L mo. Kailangan equal sila para maging power factor, unity power factor yon. Okay? So, we substitute the data, that is 208, that is the input voltage, quantity squared over the value ng Q sub L mo, which is equal to Q sub C, that is 5,405.8 bar, which will give you 8 ohm. So, ang tinatanong ay value ng capacitor. So, ang formula ng capacitor in terms ng may frequency, dahil ang formula ng X sub C ay equal sa 1 over 2 pi FC. Okay? So, to get the C, ang lalabas ng formula sa iyo ay ito, 1 over 2 pi F X sub C. Okay, so we substitute the data, 1 over 2 pi times the frequency, that is 60 Hz, ito yan. So, times 8 ohms, which is the value ng X sub C na compute mo. So, ang ilalagay mong, ang final answer na lalabas sa'yo ay 331.6 microfarad. So, ibig sabihin, ito yung value ng capacitor na dapat mong ilagay in parallel dun sa inductor mo para yung circuit mo ay maging purely resistive. Okay? Okay, sa part C, determine the change in supply current from the uncompensated to the compensated system. When you say uncompensated, hindi pa nakukorek yung power factor doon. Tapos sa compensated system, corrected na yung power factor. Okay? So, doon sa uncompensated at 0.6 na power factor, ang formula ng current natin para makuha mo, nandun yung sa formula ng apparent power. Ang S is equal to BI. Okay? So, ito yan. Ayan. So, ang S natin na compute kanina, that is 6,757.25 volt ampere. So, in order for us to get the current, that is equal to S over B. So, that is 6,757.25 volt ampere over 208 volts, which is the input voltage. Ang lalabas na current sa iyo doon ay 32.49 ampere. Okay? So, at
compensated system, ibig sabihin na-correct mo na yung power factor, so ang power factor mo na ay 1, okay? So ang S mo will be equal to the apparent power is equal to the real power already, kasi kung makikita mo ito yung real mo, okay, tapos ito yung reactive mo, okay, ito si real, ito si S, okay. So sabi niya kapag na-correct mo na yung power factor at naging unity power factor, ito, dahil wala na ito, yan, wala na siya, dahil yung Q sub L mo ay equal na sa Q sub C at magka-cancel out yung reactive power na yun, this S ay equal na kagad kay yung apparent power mo ay equal na do sa real power mo. Okay? So that's why the value ng S mo dito is equal to the real power. Okay? Kasi nasa unity power factor na tayo, kasi wala ng reactive power kasi na-correct na siya. So ang value ng S mo will be the value ng real power mo, which is 4054.35 volt ampere. So in order for us to get the I, that is equal to apparent power over the input voltage. So that is 4054.35 volt ampere over 208 volts. So that is 19.49 ampere. So kung mapapansin mo, napababa mo yung kuryente ng 19.49 nung kinorek mo siya. So kapag hindi mo siya kinorek, ibig sabihin malaki ang konsumo mo sa kuryente mo, malaki yung babayaran mo, kasi kung papansinin mo halos kalahati yung halos nabawas, halos kulang-kulang kalahati yung nabawas mo doon sa current mo. So parang sa power consumption mo, parang let us say kung binabayaran mo 1,000 nung kinorek mo yung sirkuito mo, ang babayaran mo na lang ay 250 kung 500 ang binabayaran mo during that time. So yun yung gamit ng power factor correction. So para ma-correct mo yung power consumption ng isang appliances, isang kumpanya, okay, so yun, okay. Okay, sa part D, find the network equivalent of the above and verify the conclusion. So, yung parang dito sa part D na to, parang pinapakita lang sa atin yung gusto niya lang makita kung ano yung visualization ng mga na-compute mo doon sa part A to C. Okay? So, sa part D, okay? So, para makuha natin yung theta kanina, sabi natin, ang cosine theta is equal to 0.6. So, in order for us to get the theta, that is inverse cosine ng power factor. So, that is theta is equal to inverse cosine ng power factor, that is 53.13 degree. Okay? So, the formula for the real power, that is P is equal to E times the current times cosine theta. So, that is equal to 4054.35 watts. Yan yung input power na na-compute natin kanina. So, in order for us to get the current, okay? So, yung current na makukompute mo using this formula is equal to the real power over input voltage cosine theta. So, you substitute the data. Ang lalabas sa iyo doon ay 4,054.35 watts over 208 volts times 0.6, which will give you 32.49 ampere. Okay? So, ito yung current na nakompute natin kanina sa part C, yung uncompensated. Okay? So, the value ng current mo with the phase angle, that will give you 32.49 ampere, negative 53.13 degree. So, ito yan yung ginamit natin. So, in order for us to get the impedance, that is equal to E over the current. So, that is 208.0 degree over 32.49 over negative 53.13 degree. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 6.4 ohm, 53.13 degree. And we convert this polar form to rectangular form para makuha natin yung value ng R at saka ng reactance mo. So, that will give you 3.84 ohm plus 5.12 J. Okay? So, ito yung value na yan pag dinrawing mo siya. Okay? So, para pag dinrawing mo na siya sa compensated, ganito na ang kalalabasan niya. Okay? So, ito yung uncompensated na drawing
ng circuit diagram mo ng daladalang current ay 32.49, tapos yung na-compute natin dun sa part C na compensated, that is 19.49, wherein the value dapat ng X sub L mo ay 8 ohms na, and then the value dapat ng X sub C mo is 8 ohm din. So this one will cancel out, at ang matitira sa iyo ay isang R na lang. Ito yung compensated calculation. So sa part D, parang pinapakita lang yung visualization ng circuit kung paano nakukorek yung power factor. Okay? Okay, let us discuss yung mga losses sa mga wire. Okay? So the first term is effective resistance. Ang effective resistance ay total resistance ng circuit mo. Parang pag naibawas mo na yung mga radiation loss, yung skin effect, yung eddy current, and hysteresis losses, ang masusukat mo dun sa buong sirkito mo ay effective resistance. So parang lumalabas ang effective resistance mo ay yung total resistance ng sirkito mo. Okay? So ang formula nun ay R effective is equal to the power over I squared, okay, the current. Or, pwede din maging formula nito ay P is equal to B squared over R. So, ang R mo, pwedeng maging B squared over the power, okay, para makuha mo yung effective resistance. Okay? So, ang radiation loss naman, ay laki ng radiation na ikakalat sa sirkito kapag mataas ang frequency. Nangyayari ito kapag ang wire ay nabebent. So, expect mo na mataas ang radiation losses mo kapag may mga bent ng mga wire ka. Okay? Ang skin effect naman, nag-occur kapag mataas ang frequency, dumadaloy ang current sa surface ng wire, hindi dun sa core nito. Okay? So, mas maiintindihan mo yung mga definition and term nito kapag pinag-aralan mo na yung energy conversion o yung mga electrical machinery na subject. Mas tinatalakay itong topic na ito ng mas malalim. Okay? Okay, now let us discuss hysteresis and eddy current losses. Ang eddy current loss nag-occur kapag may interaction ng magnetic field at saka yung conductor. Okay, so ano to? Usually tinatalakay ito sa mga transformer kasi doon meron mga core at saka mga wire na naka-wounded doon sa core na yon. So kapag there is an interaction between the magnetic field and the magnetic core, ang tawag mo dun sa mga losses na yun ay eddy current losses. Okay? So, ang hysteresis loss naman, nag-occur kapag may reversal ng mga magnetism. So, sa AC, kapag positive yung cycle ng kuryente mo, clockwise rotation, tapos kapag negative cycle naman, nagka-counterclockwise rotation ng magnetic field mo. So, kapag nagbabanggaan yung magnetic field na yun sa rotation na yun, ang tawag mo doon ay hysteresis loss. Okay? So, yung eddy current loss na may minimize kapag gumagamit ka ng maninipis na core na lamination. At kapag nami-minimize naman ang hysteresis loss kapag gumamit ka ng silicon steel na material. Okay? So, mas maiintindihan nyo yung mas malalim na topic na to pag tinalakay na to sa energy conversion o kaya sa electrical machinery na subject ninyo. Okay? So, para makompute mo yung power sa eddy current, the formula is I squared eddy current current quantity squared times ng resistance ng core, or the power sa eddy current ay approximately equal to the frequency squared times the magnetic field squared. Okay, so sa hysteresis naman ang formula ay approximately equal to the frequency and then times the magnetic field to the N. Okay? So, si N, yan yung constant na value na ginagamit sa magnetism na so, yung N na yan, ang tawag dyan ay Steinman's exponent, that is the constant value na ginagamit doon sa material, sa core. Okay? So, mas maintindihan mo to nang mas malalim kapag nandun ka na sa topic ng Enercon at saka electrical machinery. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa part A, an air core
coil is connected to a 120 volt 6-area source as shown in the figure. The current is found to be 5 ampere and the wattmeter reading of 75 watt is observed. So find the effective resistance and the inductance of the coil. So sa part B, a brass core is then inserted in the coil and the ammeter reads 4 ampere and the wattmeter is 80 watt. So calculate the effective resistance of the core. So sa part C, if a solid iron core is inserted in the coil, the current is found to be 2 ampere and the wattmeter is 52 watt. Calculate the resistance and the inductance of the coil. So sa problem na ito, pinakocompute lang yung mga effective resistances dun sa bawat condition. So sa part A, walang nakalagay na bakal sa loob ng wire na loop na yon. So pinakocompute kung ano daw yung effective resistance nun. Tapos sa part B, nilagyan na daw ng brass core yung wire loop. So ano daw ang effective resistance ng core. Tapos sa part C naman, nilagyan naman siya ng iron core dun sa wire loop na yan. So ano naman ang effective resistance nung sirkuito na yan. Okay, so yun yung mga tinatanong dito sa part A, B, and C na ito. Okay. Okay, let's solve this problem. So sa part A, ang given ay voltage, which is 120 volts, a frequency of 60 Hz, and then the current is 5 ampere, and the power is 75 watts. So ang tinatanong ay effective resistance and the inductance ng coil. So in order for us to get the effective resistance, the formula is power over I squared. So we substitute the data, that is 75 watts over 5 amperes quantity squared. So ang lalabas sa'yo ay 3 ohm. Okay. So in order for us to get the inductance ng coil, kailangan makuha muna natin si X sub L. Okay? Kasi dun manggagaling yung value ng inductor mo. So para makuha natin si X sub L, kailangan makuha muna natin yung impedance mo. Okay? So ang impedance, that is equal to E over I. Okay? So that is 120 volts over 5 ampere. So the impedance is equal to 24 ohm. Okay? So in order for us to get the X sub L, dahil ang formula ng impedance is square root of R squared plus X sub L squared. Okay? So in order for us to get X sub L, that will be equal to square root of say T squared minus R squared. Okay? Kasi sa triangle, kung makikita mo, ito yung R, ito yung reactance, tapos ito si Z. Okay? So kaya gumamit ka ng Pythagorean theorem. So tinalakay na ito sa mga unang topic ng circuit analysis tuyo. So we substitute the data, that is square root of 24 squared minus 3 squared. So that will give you 23.81 ohm. So ang formula ng inductive reactance is 2 pi FL. So pag minanipulate mo yung formula na to, makukuha mo yung formula ng L mo, which is X sub L over 2 pi F. So we substitute the data, that is 23.81 ohm over 2 pi F, that is 2 pi times ng 60. So ang lalabas sa iyo doon ay 377 rad per second. So kapag in-evaluate mo tong term na to, ang lalabas sa iyo doon ay 63.16 millihenry. Okay? Okay, let's answer part B. So ang part B naman, a brass core is then inserted in the coil. The ammeter reads 4 ampere and the wattmeter 80 watts. Calculate the effective resistance of the core. So, ibig sabihin, yung kanina na hangin lang, ngayon nilagyan na siya ng brass core nun sa loob ng wire loop na yon. So, ano daw ang effective resistance niya? So, ang R, that is equal to power over I squared. So, the power is 80 watts over the current, that is 4 ampere quantity squared. So, ang lalabas sa'yo doon ay 5 ohm. Okay? Okay, sa part C, ang nilagay naman ay iron core. So, ang current niya daw ay naging 2 ampere and then the wattmeter reading is 52 watt. So, hanapin daw natin yung effective resistance at saka inductance ng coil. So, the same formula that we're going to use, R is equal to P over I squared. So, the power is 52 watts over the current, that is 2 ampere quantity squared. So, that will give you 52 ohm over 4. That will give you 13 ohm. Okay? So, kung mapapansin mo, ang nakuha nating value ay pataas ng pataas. Depende doon sa material na nilalagay doon sa wire loop. So, kanina, ang value lang ng R mo is nasa 2. Tapos, sumunod ay nasa 5 yata or 8. Tapos, ngayon 13. So, ibig sabihin, mataas ang effective resistance sa iron core. Okay? So, in order for us to get the
inductance ng coil, kailangan makuha muna natin yung impedance. Kasi dun sa impedance na yun, makukuha naman natin yung inductive reactance at saka natin makukuha yung inductance ng coil. Okay? So, para makuha natin yung impedance, the formula is E over I. Okay? So, ang E mo, that is 120 over the current, that is 2 amperes. So, that will give you 60 ohm. So, in order for us to get the inductive reactance, that is equal to square root of say T squared minus R squared. So we substitute the data, that will give you square root of 60 quanti squared minus 13 quanti squared. So which will give you an answer of 58.57 ohm. So in order for us to get the inductance ng coil, so the formula is L is equal to X sub L over 2 pi F. Okay? So ang X sub L mo, that is 58.57, and then 2 pi F, that is 2 pi times 1060, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 377 rad per second. This will give you an answer of 155.36 millihenry. Okay? So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. So don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!